kasi yung vlog ng 3Ms, ay nagkaroon siya ng revenue, pinakita ko sa inyo, di ba? Nagkaroon siya ng revenue ng $432. No? Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW. Kumusta po kayo? Siyempre, sa ating mga kaibigan at mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi dyan. Good morning! Magandang umaga sa mampanig ng mundo. Bayan mga kaibigan, ako po muli si Taong Gala at siyempre kung bago ka lang sa aking tahanan, ay sana pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga susunod pang mga video. At hinihiling ko rin sa inyo, kung hindi pa po kayo magkada upang palad ni Ka Business at ni Papa Dins, isama na po natin, pindutin po natin para maging updated po din kayo sa mga Ka Business activities. So yung mga Ka Business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga Ka Business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami. God bless po. Okay. So, buhay naman kaibigan, ito po ay follow-up reaction lang. Kung inyo pong matatandaan, gumawa po tayo ng reaction video patungkol po sa mga 3Ms. Ito po yung pangalilang topic doon po sa basher, ano po. Okay, so this is just only a follow-up reaction kasi kung inyo pong makikita sa ngayon, sahod time, so sumahod na po sila mga kapatid. Dito po sa ating narinig sa sinabi ni Ka Business, isa pong punto ang nakita ko. Una, napakabait po. Talagang tunay na napakabait po talaga ni Ka Business. Ano? Patunay lamang na kumbaga, yung dapat sa kanya ay ibinibigay pa niya at binabahagi. Ang revenue na nakuha po ng 3M mula po sa kanilang pag-vlog ay kwininta po yan ni Ka Business. At yung pong nalipong, naipong revenue ay siya pong ibinigay niya sa 3M, pinaghati-hati sa tatlo. So sa ngayon, all in all, nakatanggap sila ng 67,000. Okay, congratulations. Ngayon, kaya po tayo nakapag-reaction dito mga kaibigan. Dahil marami po sa comment section, ano po, ang nagsasabi na wag na lang mag-vlog ang mga 3M. Marami po ang nagsasabi na ayaw nilang manood sa 3M. May mga ano sila, mga komento. No? Una, gusto lang natin linawin na ito pong pagkakataon ngayon na nangyayari sa 3M ay nasa adjustment period pa rin po tayo. Ibig sabihin, bilang viewers at ang 3M, bilang vloggers ay nasa adjustment period. Nag-ano pa lang tayo, nagkumbaga sa pagluluto ay tinitimpla pa lang natin para maging masarap ito pagdating sa takdang panahon. Kaya ho mga kaibigan, sana ang hiling ko, bigyan natin ng chance. Suportahan natin ang 3M. Bakit kamo? Una, nakikita natin yung mga plano at mga tinatakbong naisen ni Ka Business. Maging God-centered and family straightening. Kumbaga, ang Ka Business Official. Ito yung mayroong activities, yung mga mag-asawa. Napakaganda po yan. Dahil ano po ang sinasabi niya rito? Ang sabi nga niya rito, mayroon din silang mga pamilyang sinusuportahan. So, isa ho sa magandang pagkakataon na hindi lang ang kagwang ang makikita natin, kundi maging ang kanilang mga asawa. Although, batid natin na mayroong mga ibang mungkahi or hindi naman natin masabing negative comments kundi constructive criticism patungkol sa mga 3M. Siguro sa mga 3M, kailangan lang ninyo is i-considera itong mga suggestion na ito kasi dito kayo magiging matatag, dito kayo mas lalong mag-i-improve pa. Sa nakita natin, pasintabi lang, medyo marami ang mga komento no, patungkol kay Junjun. Ako para sa akin, let's give a chance kay Junjun para maipakita niya yung kanyang galing. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, nung mga nagdaang mga panahon,
ito ang pagkakataon na makapag-move on din siya, no? At makalimutan niya yung mga masalimuot na mga pinagdaanan niya. Ako bilang vlogger, nilalabas ko ang aking sarili bilang reactor, kundi bilang vlogger mismo, kung paano ko ina-assess itong tatlo. Nakikitaan ko sila ng galing at abilidad sa pagbablog. At mayroon silang kakayahan pagdating ng panahon na magugulat tayo. Kasi yung kanilang tinatawag ko nga hosting quality, yung kanilang kakayahan na yan ay nandyan sa kanila. Ngayon, gusto kong i-challenge sila. What if ang next vlog ninyo ay si Papa Dins naman ang i-hatchet ninyo? Yung inyong mga vlog patungkol kay Pinuno na nakausap nyo si Budang, nakausap nyo si Mrs. Kabisnes, what if si Papa Dins naman ang inyong kausapin? Malaman din natin kung ano yung mga naisin ni Papa Dins patungkol sa kanyang mga pag-vlog, ano pa yung kanyang mga plano, ano pa yung gusto niyang magawa, ano pa yung gusto niyang kumbaga, ano yung pinaka-dream dream vlog niya, dream content, kumbaga. And then syempre, isama na rin natin ano yung mga plano niya sa buhay patungkol po sa kanyang syempre pag-aasawa, di ho ba? Dahil hindi naman po natin maisasantabi na mayroon din siyang girlfriend. Mas maganda siguro, ito suggestion lang naman. Hindi ko naman sinasabi na baka magalit na si Papa din sa akin. Ano? Papa din, so kung magalit ha, ito po naman ay suggestion lang mga kaibigan. Una, isentro natin, isentro ninyo ang inyong mga tema ng good vibes, napaganda, then focus sa inyong kakayahan at kagalingan sa pag-host. Basta, lagi ko lang sinasabi sa inyo, lagi kayong magkaroon ng eye contact, huwag magsapawan para hindi magkaroon ng monopoly ng script. Yung isa lang yung lumilitaw, yung dalawa ay nakasupport lang. Dapat tandaan natin ninyo kung paano nyo ilalagay yung sarili na mayroon kayong mga parihas at pantay-pantay na mga responsibilidad in terms of vlogging. So meaning, mayroon din talagang pantay na oras ang tatlo. At magagawa lang yan kung mayroon kayong mga eye contact. Kasi sa eye contact, doon ninyo makikita kung nagkukulang na ang isa, pwede na pong pasukan. Oh, di ho ba? So maganda yan. Maganda at magaling po kayo. Sa lahat po ng ating mga ka-business family na nagpapaabot ng constructive criticism para po sa tatlo, hinihiling ko po sa inyo, sa ngayon, suportahan natin, tingnan natin. Malaking factor ito para sa ikagaganda ng mga programa ni ka-business. Tandaan ho natin, mainam po na mayroon tayong pupuntahan patungkol sa mga charity vlogs. Nandyan po ang ka-business official, and of course si Papa Dins. At mayroon tayong pupuntahan patungkol sa mga good vibes. Nandyan po ang ka-business family at kung saan makikita natin itong pong 3M. Congratulations 3M! At tatanggap na ninyo ang sahod. Sana ay mas lalo kayong ganahan sa pag-vlog and try to create a positive content. At sana, huwag nyo nang pansinin yung mga basa. Ignore nyo na lang. At least kahit paano, abuse din yan. Sabi pa nga ay, do not step down to the level of the dog. Oh, di ba English yun? Eh, grabe yun. Napa-English tuloy ako. Okay, so congratulations. Saludo ako sa iyo. Saludo ako sa inyo. At hanga ako sa kakayahan ninyo sa pagbablog. Okay, keep going lang. Kaya yan. Dream. Masaya akong makikita ko kayo sa susunod pang mga vlog. Lagi kong inaabangan ang inyong mga content. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. Isa naman pong nakaka-good vibes na reaction natin patungkol po sa 3M. Nakakatuwa na sumahod na po sila. Alright? At kung siyempre, hiling ko rin po sa inyo na sana ay suportahan din po natin ka-business family, ka-business official, and then si Papa Dins. Siyempre, huwag niyo doon kalimutan si Taong Galang mga kaibigan. Alright? So thank you so much po. Maraming maraming salamat. Hanggang dito po muna. Paalam pa sa mantala. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.